So, time check po, 12:30 p.m. So, magche-check out na kami. Nag-request kami ng late check-out kaso hanggang 12:30 lang daw yung pinaka maximum or ina-allowed nila na late check-out na walang extra charge. So, ang flight pa kasi namin is, I think, 10:30 pa yata sa Bacolod Airport. So, tatambay na lang muna kami sa mall or maglalakad-lakad sa mga park dito para para patayin yung oras kasi matagal pa nga yung flight namin mamaya pa. So punta muna kami sa Ayala Mall or doon sa Capital Lagoon, pasyal-pasyal ng konti. Ang problema lang, may mga luggage kami mabigat eh. Sana mayroong mapag-iwanan ng luggage din sa may Ayala Mall. So naka-prepare na rin kami. Bali, ang bagahe lang naman namin, dalawang backpack saka isang maliit na luggage ni Mrs. Nasa'y luggage mo? Ayun. Then meron siya isang shoulder bag. So, che-check out na kami. Bye-bye, Andre. Iwan ako dito. Bye-bye. So, salamat po sa Avenue Suites dito sa Bacolod City. Nalagay na sa trolley yung mga luggage. And bababa na kami. Hindi, lagyan mo pa ng konting tubig para may baon tayo. So, provided nga pala yung potable water dito sa sabi niya suite, sa common area. Meron siyang hot and cold. Hot and cold water. So, mas economical at the same time, environment friendly kaysa gumamit ng mga disposable na bottled plastic water. So, ito yung pinaka main lobby niya. May stairs pataas. Waiting area sa lobby. May mga table. Then ito yung coffee shop nila. Picturean natin. Ito yung pinaka front desk. And ito yung Luxon Street sa labas. Che-check out na si Mrs. Cruz. May deposit kami na 2,000. So, may mga incidental kami na worth 900, then may refund siya na 1,100. Thank you. Kaya papunta na kami ng Ayala Mall. Pero daan muna kami dito. Sa Capitol Lagoon and Park. So samahan niyo po kami po, papasyalan namin. Hospital yata ito. Kasi may mga tarpaulin siya about health. Diluma na. So yun yung Ayala Mall, mamaya pupunta kami doon. Punta muna kami dito sa Capitol Park and Lagoon. So, ito yung mismo entrance. Yun yung Provincial Tourism Office. So ito pala yung Capitol, yun na tinatawag nila. Or yung Provincial Government ng Negros Occidental. Malawak yung pinaka area niya. At marami rin pwedeng pagparadahan ng mga sasakyan. So, may mga mamasyal or official business dito sa Capitolio. So, ito na yung pinaka main building niya or at the same time main entrance. Provincial Capital of Occidental Negros. Minsan tawag namin Negros Occidental. Ano ba tama? Negros Occidental? Negros Occidental. Hindi Occidental Negros. And ito naman yung pinaka lagoon or public part. Maraming mga puno. Yan yung lagoon niya. Hindi naman siya kalakihan. Parang bagyo lang na maliit. Yung statwa ng Carabao or Tamaraw. Hindi ako sure eh. Yan po yung part. Meron din mga statwa ng mga hayop, animals. Eh, meron dito ang pinaka flagpole. So, pag may mga event, public event, dito siguro ginaganap. Malamig naman dito, medyo humid lang ng konti. Salamat na lang at tumigil na yung ulan. Layo daw yung ikutan ng entrance eh. May kalawang. Half body. So, nakapasok na kami.
public part to Andrew, walang bayad. Kaya ito kama doon. Yung si Mami. So, tingnan namin yung lagoon. Yung mga ibon dito. Local bird siguro yun. Hindi Andrew bird. Ayan ay pinakalagoon niya. So ito yung pinaka main street, yung Lacson Street. Tapos parang may Easter bunny dun ah. Nung Easter pa siguro nung Lenten season. Ang haba rin niya. So yun yung Capitol Building. May opisina pala dito yung Mambocal Mountain Resort Hot Spring. Yung Mambocal Mountain Resort kasi is government owned ng local government ng Occidental Mindoro. May mga isda pala dito. Ayan, tilapia siguro to. Oh, mukhang tilapia. Ayan, dami. Ito yung Ayala Mall Fiesta Market. Malaki din siya, parang SM Mall. Ito yung backside ng Capitol Building. So pumunta na kami doon sa Negros Museum. So nandito na kami sa Negros Museum. Halos katabi lang niya or katapat niya yung Ayala Mall. So upon entering, mayroong malaking tama raw dito. Kaya yung harap, pinakapasad ng building. Meron ditong restaurant, museum cafe. Indoor dining yata to, or outdoor mix siguro siya. Na sila misis. Nag-i-inquire na ako magkano yung entrance. Tingnan natin kung magkano. Magkano? 80 pesos sa student, 10 pesos sa matatanda na. 100? 10 pesos. 100 pesos pala. Si Larry Alcala. Explore muna namin yung first floor. Mostly mga artwork yung makikita dito sa ground floor. Mga painting. Like this one. Yan din yung mga signature ng artist eh. Saturnino, 22. Artwork by Saturnino. Ito yung artist. So yung mahabang hallway na to, puro painting. Oil or oil on canvas. Sa mga maliliit naman to. Picture lang yata to. Or print out. Bow. Parang Carabao. Then ito rin. Hindi lang ako sure kung painting to. Yung pinaka map ng Negros Island. Nandun rin yung Bacolod. Then, ito, Dumaguete. Then, yung katabing isla niya, yung Sikihor. So, again, puro artwork dito sa ground floor. Ito,
yung mga abstract painting, hindi mo siya abstract. Ito yung pangalan ng artist, acrylic pala ito, acrylic on canvas. Marami kasi medium, acrylic, oil, charcoal, pencil. So mostly yung, baka yung mura na less cost effective yung mga acrylic. Yung oil baka mahal yun. Pangalan ng painting, yung artist, yung pangalan ng painting, yung artist, yung size ng painting, saka kung anong material yung ginamit, or medium, acrylic on canvas. Hindi ko alam kung private collection to or pwede rin ibenta, not sure. Ongoing pala dito yung display or hindi ko alam kung ano yung tamang term doon. Exhibit pala ito. Exhibit tour from May 15 to July 31 si Mr. Rari Alcala. Nababasa ko siya nung bata ako. Actually hindi ko nababasa, na kikita ko yung mga article niya or yung mga words niya sa ito, yeah, Manila Times siguro or sa Manila Bulletin eh, hindi ako sure. Cartoonist siya. Yung mga theme niya, yung mga tema niya about everyday life, humor, may konting politics. Correct me if I'm wrong. Ito siya si Mr. Rari Alcala. Ah, naging national artist na pala siya for visual arts. Cartoonist, illustrator, art professor. Yan po siya. Ito yung mga sample work niya. Mga cartoon. Slice of life. Yung makikita sa mga newspaper. Slice of life. About everyday life ng mga Pilipino. So, highlight din dito yung Mascara Festival, which is known in Bacolod. Ito may mga ato, dedication wall. Baka yung mga bumisita dito. Andre, isulat mo yung painting name mo. Pwede palang mag sumulat o magbigay ng dedication or what dito sa wall na to or mini mural niya. May mga sample ayun. Marami nagpunta. Milo, may money. So, gagawa kami ng maliit na dedication dito or sulat. So that I am something remembrance of dedication. So a souvenir sinulat ko. Medyo malabo eh. Happy 48th birthday, Mommy Rachel. Birthday ni Mommy is 6-16 to 2023. Celebrating her 48th birthday. Ito yung image ni Nari Alcala. Pag malapit, hindi halata eh. So, trademark na niya yan. Mr. Larry Alcala. So, this one naman, Samson and Cinderella. Ang pangalan ng artist. Ang medium naman niya is oil and acrylic on canvas. Pwede pa lang combination yung acrylic sa oil. Malaki yung painting niya. Parang dinidepict niya yung Amerika eh. Meron siyang si Barbie, yung blonde girl, si Uncle Sam, si McDonald. Ibig sabihin yung bawat painting, ini-interpret. Upon reaching the second floor, ang mga naka-display naman dito is may konting art din.
sa mga historical items, mostly may kinalaman sa isla ng Negros or mga tao sa kayong pamumuhay. Tomato food. Parang pambayot, pambayot siguro ito ng palay. Then may mga jars, mga lumang jars. Ito yung gamit ng pamumuhay nung unang panahon dito sa Negros. Ito, mga burial practices ng paglilibing. Burial jar. Jar pala ito. Baka dyan nilalagay yung mga namatay or namayapa. This one naman, wood siya na parang maliit na bangka or canoe. So, dyan siguro sumasakay yung mga tao. Sa Negros kasi, ang indigenous people yata, tawag nila dito Negrito. Medyo luman-luma na siya. Boat building. Dinidibik ng mga, hindi ko alam siya kung painting to or what. Yung mga pamumuhay noong unang panahon. Ito, Moro Raid of Ilog. Mga sinaunang weapon or gamit sa pagtatanim or pangangaso noong unang panahon. Ito pala, tulbong is a sword. Said to be revolutionary sword. The jars. Portrait dito or picture si Father Mauricio Pereira, master planner ng Bacolod City. Baka siya nag-design or nagplano ng Bacolod, ng mga structure or mga infrastructure dito sa Bacolod. Ito yung lumang photo ng church sa Bacolod saka yung plaza noong 1923. Ito siguro panumpata ng Kastila, yung upuan na yan. Yung isang aklat dito na pangalan 1870 duma na. Then may mga wooden sculpture na maliliit, hindi ko lang alam kung luma na to or bago lang or bagbago lang. Tapos yung pamumuhay ng mga katutubong Negrito noon, yung mga palayok, yung mga banig. Ito hindi na to replica na lang to. Hindi na yung mga sinaunang panahon. Ito sa baba, yung mga lampara, yung mga sinaunang lampara. Natatanda ako, inabutan ko to nung bata ako. Nung elementary days ako. Yung binobomba pa yung pinapump pa yun para pumasok yung gas o yung kerosene. Tapos yung mga plato nun, made up parang yero or lata. Ito yung pinakabasa niya. Ito yung kaldero. The Molino de Sangre, early sugar cane crusher. Ito pala yung gamit sa pagpuproseso o sa pagpiga nung tubo or sugar cane para makuha yung katas niya para ma-convert sa asukal. Kasi yung Negros is really well known for sugar production and sugar plantation or sugar bowl of the Philippines. Di dumaan na rin to, solid na kahoy. Di ko lang alam paano i-operate. Ito, naabutan ko to eh, pang-araro sa bukid. This one, di ko naman alam. Tapos ito, ang laki ng kawa. Di ko alam kung paano, saan ginagamit to. So we come to the picture ni General Aniceto Lacson, Palisay Bay Sugarcane Baron. Baka sa kanya pinangalan yung Lacson Street o yung A.H. Lacson Street na madalas makikita natin sa mga karsada, sa mga street. Dito may Lacson Street eh. Sa Manila meron din yung malapit sa Espanya, yung A.H. Lacson. Ito mga well-known na native sa Negros. Malaki contribution sa Philippine history.
Ito, Julio Diaz Locsin. Ano pang isa ito? Agricultural hero, General Juan Araneta. So, mga well-known saka kilala yung mga pangalan nila. Mayroon malaking ambag sa ating history, sa kultura. At the same time sa pangangalakal din. This one is Parmacial Locsin. So, well-known din yung pangalan Locsin. Angel Locsin. Siguro isa siyang pharmaceutic or hindi ko alam ang tamang term. Naka-invento siya ng mga gamot or nag-formulate siya ng mga gamot. Leandro de Rama Locsin. Naka-display dito yung ibang klase ng tableta, pills. Ito naman sa portion na ito, makikita yung mga lumang gamit sa bahay. At sa yung mga gamit din na pananamit. So mga antique na ito. Ito yung mga sombrero. Tapos meron siyang washstand. Yan ang talagang lalagyanan ng mga sombrero ng panahon na yun. Na sinaunang upuan. Suliya pa yung gamit. Yan yung mga arinola ng unang panahon. Yung gawa sa lata, sa porcelain. Then, ito yung damit na saya ba tawag dyan? Hindi ako sure. Tapos may baul. Ito yung mga baul ni Lola na pinagtataguan ng mga lumang gamit. Meron siyang cabinet, escaparate, naririnig ko madalas. Yan, parang rocking chair, pero hindi naman siya nagra-rock. Ito, meron kami sa bahay nito eh. May Dopnara. Yan, sa sala, typical na living area ng all living room. Ito yung makikita mo, may mga chairs sa upuan, center table, at merong salamin. Display din dito. Ito, lumang telepono. Circa 1930s pa siguro yan. Collector's item na ito. Memorabilia na lang. Merong piano. At merong mga litrato o photo or picture ng mga tao nun. So ito yung pinaka sinauna nilang coffee table. Coffee table and chair. Mayroon mga chinaware. Ito yung aparador. Sometimes escaparate. And then yung mga lumang damit. Mga saya. Pilipinyana. Hindi ko alam yung mga sapatos pa. Hindi kaya ka-email dato. Yung may mga lumang camera, nagre-replica, sorry. Camera sa kanila, chinaware or porcelain, lumang camera. Meron din mga rosario. Ito yung ating lumang camera. Ayan, mga lumang camera. So, ito pa yung sample ng mga Pilipinyana. Ang unang panahon. Not so distant past. Then, ito yung pinaka old school. Ang unang panahon na office table. Hindi pa uso yung mga computer. Dito sumusulat. Ang liham siguro or anumang importante ng dokumento. Siyempre, may kasama siyang table. Ngayon, ang gamit na mga computer tables and chair. Tapos, meron siyang lamparang maliit. Di kerosene or gas. Saka, importante na nito yung pluma. Pluma ba tawag dito?
sulatan. Yung sulatan, panahon ni Jose Rizal. Yung ballpen. Yun yung gamit niya ng medium sa pagsusulat o yung ballpen. Kukunin mo yung pluma, sasawsaw mo dito sa lagyana ng tinta. After mo maisawsaw, saka pa lang susulat dito sa piraso ng papel. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa. It isn't perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Show off your fantasy reality. Slipping, never know the things that you're feeling. Capture your body, get your best side. Breathe in the world, fake us a smile. Walk in the light.